Hello everyone, again, welcome back to my channel. My name is Dandy Aguirre-Reyes, fashion designer, and a proud member of Fashion Designers Association of the Philippines, and welcome back to my vlog. So for today, ang gagawin natin is gown for our dogs. Kasi syempre, di ba, ano nga po yung man's best friend? Eh syempre yun yung mga dogs natin. So alam mo ba, three days ago, nalaman ko, pagising ko ng umaga, na sinala yung dog ko is, ayun, dalaga na siya. May menstruation siya. So, finally, na-excite ako. Ilang months ko na rin naman siyang inintay. And now, magkakaroon na kami. Actually, maghahanap po na kami ng partner para mapastad ko si Nala. And then eventually, magkakaroon siya ng puppies. And then, ayun, so magkakaroon kami ng new puppies dito sa ating bahay. So for with that being said, naisip ko na bakit hindi ako gumawa ng gown para kay Nala. Kasi syempre, ako baga, parang debut, di ba? Pag yung dalaga niyong girls, nagde-debut sila. But then for Nala, it's our second time na pala. Yung first kasi, we decided, along with my mga cousins na, huwag muna siyang ipa-preggy kasi syempre, very first na niya. Kumbaga hindi pa okay daw yung production system. Hindi ko alam po ano yung basta syempre may silang alam nila yun. So I just followed the instructions na, kumbaga palipasin muna yung first cycle. Ayan yung first cycle, the menstruation ni Nala, and now it's the second. So this is the time na pwede na talaga siyang manganak. So, ayun. So, since excited talaga ako for that, gumawa ako ng isang gown para sa kanya. And I know, kung makakapagsalita lang yan, malamang sa malamang pasasalamatan niya ako. So, ayun. So, for those who actually want to know how to make gowns for dogs, so, subscribe lang dito. At saka, watch the whole video. And then, for those who haven't yet subscribed yet, please, click on subscribe and also ring the bell, ting ting ting, so that you will always get notified whenever there are new posts on my own page. Okay? Thank you first sa lahat-lahat na na-subscribe ng aking YouTube channel, What's With Daily. And then again, for those, please, sige na, sayang din naman yung mga notification ninyo, di ba? Kasi unang-una, marami naman kayo matututunan dito sa page ko regarding fashion design, at saka yung, anything about fashion design, fabrics, and all that. So, for example, also for this one, this is not going to be something for a typical tao dun sa individual na client. This one is actually something for our dogs. Kasi syempre, they are someone na talagang, kumbaga, isa sa mga tinitreasure natin. Kasi ako talaga, kung hindi dahil kay Nala, para hindi magiging happy yung everyday living ko. Kasi siya talaga yung parang kapag yung, pagkagising ko sa umaga, na feeling niya, parang antagal-tagal niya nang hindi niya ako nakita. Parang, nag-wiggle yung buntot niya. Tapos, sobrang saya niya na nakita niya ulit ako ng umaga ngayon. So, kumbaga parang, as a way of saying thank you na rin sa kanya. Kaya ako nag-isip na, siguro best na gumawa ako ng gown para sa kanya. At ito na siya! Tcharan! So, ayan yung gown na ginawa ko kay Nala. Ang gumamit ako dito ng, actually siya, ito naman yung mga excess materials na meron ako dito sa production area ko. Or sa production room. So, gumamit ako, syempre, ng parang sequin na material. This is in blue. So, this one, tapos sinagyan ko ng satin sa ilalim. And for the palda, gumamit ako ng glitter tool and as well as the lining. Diba? So, ayan. So, ganyan kasimple siya. And also, para hindi na tayo mahirapan na lagyan. Like, let's say, for example, gusto natin na lagyan siya ng, ng leash ng tali. While we're walking, nilagyan ko rin siya ng loops.
Kumbaga, for us designers or for us sewers, hanger loops, parang mga loops siya. So, dito natin nilalagay mismong tali ng aso, ng ating mga dogs. Para, while nag-walk sila, so, ang ganda-ganda na ng damit nila, at the same time, komportable sila. Siyempre, kailangan komportable pa rin sila dun sa damit na binibigay natin sa kanila. Kasi siyempre, hindi naman sila for someone na parang into kung gaano katingkad or kung gaano ka-beautiful yung damit. Dun pa rin sila after sa comfortability ng ipadadamit mo sa kanila. So, ang gagawin ko ngayon is I am going to explain to you guys kung paano namin siya ginawa. One by one from the pattern until kung ano mga kailangan natin, yung mga mga sunulid, syempre everything, the ruler, so the measurements also. The measurement again, of course, will depend kung gaano kataba o kung gaano kaliit o kalaki yung inyong dogs. So, but then, kumbaga itong gown na to is actually for Nala herself alone. Kumbaga, depende pa rin yan, baka mamaya yung princess shih tzu meron kayo, kasi sinala kasi Malshi siya eh. So, mix of Maltese at saka shih tzu. Kaya, medyo matangkad siya, tapos mahaba yung ulos niya. So, yung mom niya kasi is Maltese, and yung dad naman niya is shih tzu. So, bago tayo matapos, ipoprovide natin lahat-lahat ng steps on how to make this kind of dress. Okay? So, ito na! Okay, so good morning guys! Ngayon, papakita ko na sa inyo kung ano yung kailangan natin gamitin sa paggawa ng ating gown para sa ating mga dogs. So, syempre, depende pa rin yan sa laki at sa taba ng inyong mga dog. But then, in particular, para dun sa dog ko na sinala, ang body niya kasi, ang circumference ng body ni Nala is nasa 18. So, 18 inches siya. So, kailangan mo siyang makuha yung pinaka-katawan niya, yung bilog ng kanyang katawan. Alam mo yun? Para kay Nala, it's 18. Ganun siya ka, kumbaga, kataba. So, i-divide mo siyempre siya, dalawa. So, 18 divided by 2 is like 9. So, that's 9 already. So, yan. From here goes here, 9. So, ganun yung pattern. So, kunin mo lang siya para yung kalahati lang nun para sa body. And then, eventually, makakapag-provide ka ng ganitong klase ng pattern. So, imagine mo, ito yung nandun sa pinaka-taas ng katawan yung nakaharap sa atin. Tapos, parang bibilugin lang naman natin siya. Paganyan. So, ganyan yung mangyayari. So, kumbaga, andito yung paa, ito yung mismong katawan niya. So, parang at least dito may space para hindi masyado mainitan yung mga dogs. Kasi alam naman natin, mabilis silang, kumbaga, mainitan kasi dahil sa kanilang mga balahibo. So, ako, ang gagawin ko para magkaroon siya ng, kumbaga, lagayan. Alam mo yun, lagayan ng kanyang, yung sa leash. Ang gagawin ko kasi dyan, bubuksan ko to eh. Itong part na to. Bubuksan ko siya. So, wait lang ha. So, ikakat ko siya into half. So, ang magiging lagay niyan is magiging ganito. So, para sa akin, yung normal na nakikita ko sa YouTube kasi is parang wala siyang lagayan ng mismong, alam mo yun, ng mismong yung mismong leash niya. So, ang gagawin ko, magkakaroon ng parang loops dito sa part na to para magkaroon ng tali. Para matali natin siya. Okay? So, ang pinili ko ngayon, bali ito nga pala yung pinaka sa katawan natin. Tapos, sa kanyang palda, ginawa ko sa kanya. Kasi diba, sabi ko nga, ano naman siya, gown. Hindi naman siya dress. So, for the palda, ginawan ko siya ng ganito.
So, para makuha mo siya, yung ganitong klase ng palda, ito yung pattern. Ginawa ko na yung pattern para hindi na tayo matagalan. So, ito na yung pattern niya. So, ito yung pinaka hemline, ito yung sa waist. So again, depende pa rin yan yung waistline doon sa inyong mga, sa mga aso, sa mga dogs niyo. So depende pa rin siya. So pag nakuha mo na siya ng ganito, again, ang mangyayari na is like this. Tcharan! So magiging ganyan na yung palda niya. So imagine, ito yung palda, then ito yung katawan, body ng dress. So, eto yung palda. So, yun. Excited na ako para dito. So, para dun sa gown na gagawin ko for Nala, I want it, kasi mahilig talaga ako sa purple, sa blue, tapos diba, parang gusto ko talaga yung navy blue, yan. So, ganyan ang gagawin ko. So, ang ginamit kong tela dito ay glittered tulle, tapos meron akong parang lining na white. Tapos, in-sprayan ko siya actually. In-sprayan ko pa rin siya. So, yan ang giging dating. So, depende talaga yan sa'yo. If you want to make it, ano, parang mas bongga pa. So, pwede kang gumamit ng mga ibang damit or ng ibang tela. Pero, kung gusto mo naman na simple lang, pwede rin. So, kumbaga, ito lang naman yung choice of colors ko. And, choice of tela. So, for the body, naghanap ako dito kasi since designer ako, nakahanap ako ng ghetto plastic. So, makintab siya. So, ito material na talaga. Tapos, meron akong satin para sa pangilalim, para sa lining. Okay? So, yun. Ganun ang gagawin ko. So, now, pupunta na tayo sa ating machine, sa ating sewing machine, para mabuo na natin. Okay? So, again, ito yung mga materials natin. Ito yung para sa katawan. Ito yung para sa palda. So, ayun. Tapos, para dun sa loops ng, ano mo yun, ng dish. Ito yung gigagamitin ko. Kumbaga, para dito mo pwedeng ilagay yung leash nung, or tali ng doggy mo. So, mas maganda kasi, mas maganda yung ganito. Nasa ganun, hindi mahihirapan yung mga dogs natin. Kasi minsan, pag inihila natin sila, kapag wala yung mismong body, maano sila, machoke. Eh, syempre, ayaw naman natin yan for our loving dogs. Laman naman yung mga dogs natin, talagang best friend natin yan. So, walang, kumbaga, walang masama kung pagagandahin natin yung mga damit nila. Gaya ng pag-spend natin, kumbaga yun, di ba, yung love na binibigay nila naman sa atin. Parang, ano naman, unconditional. Diba? So, mamaya gagawin ko is I am going to continue now with sewing para dito sa damit ni Nala. Okay? Ang ginawa natin is pinagluktong natin yung dalawang side ng katawan. Tapos, while ginagawa natin yun, nilagay na rin natin yung skin mismo para, alam mo yun, yung pinakalagayan ng kalit ng aso. So, di ba, para at least double purpose, may gown na yung damit mo, tapos meron na rin siyang tagahan. Okay? So, ngayon ang gagawin lang naman natin dito is i-finish natin ng maayos. So, kaya siyempre kailangan mo tanggalin yung mga excess na tela. Ayan. Tapos, siyempre ito. Yung mga edges, kailangan malinis din. Itutupi mo lang siya. Ganyan. Hanggang sa magiging maganda na yung kanyang finishing. Okay. Madali na siya mag-ina. Sa panahon. Thank you.
Okay, so tapos na tayo sa body ng damit ng ating doggy. So para at least mas ma-imagine nyo. So ang ginawa nga natin, diba, ito yung pattern for the body. It was divided into two, kaya ito isang half lang dun sa dalawa. So it will come up with this. Magiging ganyan siya. So ang reason kung bakit natin inilagyan ng half is para mailagay natin yung loops para dun sa ating bracket or para sa leash ng ating dogs. So yan siya. Diba? So at least double purpose siya sa akin. Okay? So, ganun siya. So, pwede mo siyang lagyan, gusto rin nyo, velcro para dito, para dun sa baba. Depende na sa inyo. Pwede rin naman kung gusto niyo ng botones siguro or kung paano nyo makakama na mas maganda. Okay? So, dun naman tayo sa palda. Ito yung pattern again. So, ang gagawin nyo lang naman is, gaya ng ginawa ko dito, pag didikit-dikit yung tatahiin nyo lang naman siya eh. Ayan. So, tatahiin nyo lang siya, tahi, join-join nyo lang siya, hanggang sa makam up nyo na yung gantong klase ng skirt. Diba? Maganda. So, ito mismo yung skirt. Then, ito yung top ng damit. Lagyan natin ng pin. Diba, ready na siya? Ready na. Almost ready na tayo. Madali lang siyang gawin sa totoo lang mga kasama, mga kalala. So, ayan. Ito yung palda. Ito yung damit ng ating doggy. Diba ang cute-cute niya? Okay? So later on, ang gagawin natin is susukat na natin kay Nala itong gown na ito na ginawa natin siya. But definitely, I know magiging happy yung si Nala because of this one. Okay? So pwede niyong i-add. Baka pwede niyong gusto niyong lagyan ng flowers, alam mo yun, ng ornaments. Depende na sa inyo. Kumbaga ito, napaka-basic lang naman on how to do a gown for our doggy. So, pwede nyo lagyan ng ribbon, pwede nyo lagyan ng anything, pwede nyo lagyan ng mga ribbons, butterflies, depende na sa imaginations niyo. Kung paano nyo gusto maging maganda yung come out or yung outcome nung mismong damit na ginawa niyo para sa dogs niyo. So, ayun. So, later on, ay papakita ko na sa inyo kung ano na yung outcome, kung gaano kaganda yung ginawa nating gown para sa ating dog na si Nala. Okay? So, see you later, mamaya.